Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Today, I will be going to report about the new ideologies. Social science, new ideologies. According to Matthew Arnold, one other point must be emphasized about this theme. They become almost immediately in the 19th century the basis of new ideologies. How people reacted to the currents of democracy and industrialism stamped them with conservative, liberal, or radical. On the whole, with rarest exceptions, liberals welcomed the two revolutions, seeing in their forces opportunity for freedom and welfare never before known to humankind. So, ayon kay Matthew Arnold, isa pang punto ay dapat bigyang diin tungkol sa mga temang ito. Sila ay naging halos kaagad noong ika-19 na siglo ang mga batayan ng mga bagong ideolohiya kung paano tumugon ang mga tao sa agos ng demokrasya at industrialismo ay nagtatak sa kanila ng konserbatibo, liberal o radikal sa kabuuan na may pinakabihirang eksepsyon, tinanggap ng mga liberal ang dalawang revolusyon na nakikita sa kanilang mga pwersa ang pagkakataon para sa kalayaan at kapakanan na hindi pa nalalaman ng sangkatauhan. The liberal view of society was overwhelmingly democratic, capitalist, industrial, and of course, individualistic. The case is somewhat different with conservatism and radicalism in the century. Conservatives beginning with Burke and continuing through Hegel and Matthew Arnold to such mind as John Ruskin later in the century. Dislike both democracy and industrialism, preparing the kind of tradition, authority, and civility that had been in their minds displaced by the two revolutions. There was a retrospective view, but it was a nonetheless influential one, affecting a number of the leading thinkers of the century, among them Comte and Tocqueville, and later Weber and Durkheim. Ang liberal na pananaw sa lipunan ay labis na demokratiko, kapitalista, industrial at syempre individualistiko. Ang kaso ay medyo naiiba sa konserbatismo at radikalismo sa siglo. Ang mga konserbatibo simula kay Burke at nagpatuloy sa pamamagitan ni Hegel at Matthew Arnold hanggang sa mga isip gaya ni John Ruskin sa bandang huli ng siglo ay hindi nagustuhan ang demokrasya at industrialismo na mas pinipili ang uri ng tradisyon, otoridad at pagkamagalang na sa kanilang mga isipan ay inalis ng mga dalawang revolusyon ang kanila ay isang retrospective na pananaw, ngunit ito ay isang na-impluensyang pananaw na nakakaapekto sa isang bilang ng mga nangungunang nag-iisip ng siglo kasama ng mga ito sina Comte at Tocqueville at kalaunan ay Weber at Durkheim. The radicals accepted democracy but only in terms of its extensions to all areas of society and its eventual annihilation of any form of authority that did not spring directly from the people as a whole. And although the radicals for the most part accepted the phenomenon of industrialism, especially technology, they were uniformly antagonistic to capitalism. These ideological consequences of the two revolutions prove extremely important to social thought, for it would be difficult to identify an intellectual in the century, whether a philosopher or a writer, who was not in some degree at least cuffed
up in ideological currents in referring to proto-sociology such as Henri de Saint-Simon, Comte, and Laplace, to proto-economies such as Ricardo Jean-Baptiste Say and Marx, to proto-political scientists such as Bentham and John Austin, and even the anthropologists like Edward B. Taylor and Lewis Henry Morgan. One has before one persons who were engaged not merely in the study of society but also in often strongly partisan ideology. Some were liberals, some conservatives, others radicals, all drew from the current of ideology that had been generated by the two great revolutions. Tinanggap ng mga nagdemokrasya, ngunit sa mga tuntunin lamang ng pagpapalawig nito sa lahat ng larangan ng lipunan at ang tuluyang pagkalipol sa anumang anyo ng otoridad na hindi direktang nagmula sa mga tao, kabuuan, at bagamat ang mga radikal kalakhang bahagi ay tinanggap ang kababalaghan ng industrialismo lalo na ang teknolohiya, sila ay pare-parehong antagonistik sa kapitalismo. Ang mga ideological na kahinatnan ng dalawang rebolusyon ay napatunayang lubhang mahalaga sa panipunang pag-iisip sapagkat ito ay magiging mahirap na tukuyin ang isang intelektual na siglo kung isang pilosopo o isang manunulat na hindi sa ilang antas man lamang ay nahuli sa mga agos ng ideolohiya. Sa pagtukoy ng mga proto-sociologists tulad ni na Henri de Saint-Simon, Comte at Laplace, sa mga proto-economists tulad ng Ricardo Jean-Baptiste Say at Marx, sa mga proto-political scientists tulad ni na Bentham at John Austin, at maging sa mga antropologo tulad ni na Edward B. Taylor at Lewis Henry Morgan. Ang isa ay mayroong bagong ang isang tao na nakikibahagi hindi lamang sa pag-aaral ng lipunan kundi pati na rin sa madalas na malakas na partisan na ideolohiya. Ang ilan ay mga liberal, ang ilan mga konserbatibo ay mga radikal. Ang lahat ay nagmula sa agos ng ideolohiya na nabuo ng dalawang rebolusyon.